po sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito na naman po tayo sa ating pong talakayan patungkol po sa mga katotohanan at katuruan po sa Biblia. Ating pong ipagpapatuloy ang ating segment ang nasusulat sa Biblia, Biblical Exploration and Explanation. At ang ating topic po ngayon ay tungkol po sa Sabbath. At ang ating pong bibigyang linaw na katanungan ay ano po ba ang ibig sabihin ni Jesus, ako ang Panginoon ng Sabbath. Luke 13:10 hanggang 16, at siya'y nagtuturo sa mga sinaguga ng araw ng Sabbath. Verse 11, at narito ang isang babae na may espiritu ng sakit na may 12 taon na at totoong baluktot at hindi nakaunat sa anumang paraan. Verse 12, at nang siya'y makita ni Jesus, ay kanyang tinawag siya at sinabi niya sa kanya, babae, kalag ka na sa iyong sakit. Verse 13, at ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanya at pagdaka, siya'y naunat at niluwalhati niya ang Diyos. 14, at ang pinuno sa sinaguga, dala ng kagalitan sapagkat si Jesus ay nagpagaling ng Sabat, ay sumagot at sinabi sa karamihan, may 6 na araw na ang mga tao'y dapat na magsigawa. Kaya sa mga araw na iyan ay magsiparito kayo at kayo'y pagagalingin at huwag sa araw ng Sabat. Verse 15, datapwat sinagot siya ng Panginoon at sinabi, kayong mga mapagpaimbabaw, hindi baga kinakalagad ng bawat isa sa inyo sa Sabat ang kanyang bakang lalaki o ang kanyang asno sa sabsaban at ito'y inilalabas upang painumin. 16, at ang babaeng itong anak ni Abraham na tinalian ni Satanas narito sa loob ng 18 taon, hindi baga dapat kalagan ng taling ito sa araw ng Sabat. Dagdag pa ho natin sa isang pangyayari sa Mark 22:23-28, at nangyari na nagdaraan siya sa mga bukirin ng trigo ng araw ng Sabat, at ang mga alagad niya sa samantalang nagsisilakad ay nagpasimulang nagsikitil ng mga uhay. Verse 24, at sinabi sa kanya ng mga Fariseo, narito, bakit ginagawa nila sa araw ng Sabat ang hindi matuwid? Verse 25, at sinabi niya sa kanila, kailanman bagay hindi ninyo nabasa ang ginawa ni David nung siya'y mga ilangan at magutom siya at ang kanyang mga kasamahan, kung paanong pumasok siya sa bahay ng Diyos ng panahon ng dakilang saserdoting si Abiatar at kumain siya ng tinapay na itinalaga na hindi matuwid kanin maliban sa mga saserdoti lamang at binigyan pa rin niya ang kanyang mga kasamahan. Verse 27, at sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao at di ang tao ng dahil sa Sabat. Kaya ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat. Isa pa hong kasaysayan sa Biblia, sa Luke 6:6-11, at nangyari ng ibang Sabat na siya'y pumasok sa sinaguga at nagturo, at dooy may isang lalaki at tuyo ang kanang kamay. At inaabangan siya ng mga iskriba at ng mga Fariseo kung siya'y magpapagaling sa Sabat upang makasumpong sila ng paraan na siya'y maisakdal. Verse 8, datapwat nalalaman niya na ang kanilang mga kaisipan at sinabi niya sa lalaki na tuyo ang kamay, magtindig ka at tumayo ka sa gitna. At siya'y nagtindig at tumayo. Verse 9, at sinabi sa kanila ni Jesus, itinatanong ko sa inyo, matuwid bagang gumawa ng magaling o gumawa ng masama kung Sabat, magligtas ng isang buhay o pumuksa? Verse 10, at minamasdan niya silang lahat sa palibot-libot at sinabi sa kanya, iunat mo ang iyong kamay, at ginawa niyang gayon at gumaling ang kanyang kamay. Verse 11, datapwat sila'y nangapuno ng galit at nangag sang usapan kung ano ang kanilang magagawang laban kay Jesus. Tandaan po natin, mga kapatid, na si Jesus Christ
ay tahasan, nilalabag ang kautusan sa araw ng Sabat na walang pwedeng gumawa ng anumang gawa, mga kapatid, sapagkat siya po ay nagpapagaling. Dagdag pa ho sa John 5:18, dahil dito ngay lalo ng pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat. I would repeat, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman ang kanyang sariling ama, ang Diyos, na siya'y nakikipantay sa Diyos. So, tahasang nilabag at sinira ng Diyos o ng ating Panginoong Hesukristo ang araw ng Sabat. So, what is the meaning of the Lord? Someone having power, authority, or influence, a master, a ruler. So, ang synonyms, master, ruler, leader, chief, superior, monarch, sovereign, king, emperor, prince, governor, commander. Mga kapatid, kasi sinabi ni Lord, ako ang Panginoon ng Sabat. I am the Lord of the Sabat. So, anong ibig sabihin ng Lord? Someone having power, authority, or influence, a master, a ruler. At tulad ng sinabi natin, ang mga synonyms po ay master, ruler, leader, chief, superior, monarch, sovereign, king, emperor, prince, governor, and commander. So, the Lord means has a power to decree a law and has also a power to abolish a law. So, meaning, ang ibig sabihin ng Lord, mga kapatid, has a power to decree a law and has also a power to abolish a law. Kung ang Panginoon ang nag-decree ng tinatawag nating pangingili ng araw ng Sabat, He has also the power to abolish that law. Kaya yun po, mga kapatid, ang Hebrews 9:10, palibhasay, palatuntunan lamang, naukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago. So ito, mga kapatid, ang mga kautusan na ibinigay kay Moses ay reversible po ito. Pwedeng ma-revise, pwedeng mabago, pwedeng pong palitan. Ulitin natin sa Hebrews 9:10, palibhasay, palatuntunan lamang, naukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago gaya ng pagkain. Tulad ng sinabi ko, nasa Leviticus chapter 11 yun, lahat ng mga bawal na pagkain sa mga Israelites at mga inumin at sari-saring paglilinis, mga kapatid. Kaya, maliwanag, mga kapatid, na tayong mga Kristiyano ay dapat makita ho natin na si Jesus Christ ang tumupad ng mga hula ng propesiya, at si Jesus Christ ay tahasan din lumabag sa mga kautusan ng araw po ng Sabat. Naway muli, tayo po ay nabigyang linaw sa ating mga katanungan at pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. God bless us all.